recruiting scheme sa Metro Manila, planong palawakin o palawigin ng MMDA. Ibig sabihin, alinmang numero na magtatapos ang plate number ng inyong sasakyan, dalawang beses itong hindi maaaring bumiyahe sa mga lansangan sa Metro Manila sa loob ng isang linggo. Ayon naman kay Mayor Herbert Bautista, plano naman ng Quezon City na ipatupad lamang ito sa mga private vehicles dahil malaki ang magiging epekto nito sa mga pampublikong sasakyan. Samantala, nirerekomenda rin ni Chairman Tolentino na huwag pagsabayin ang oras ng pasok sa trabaho at eskwela. Nakikita niyo dyan, yung mga chipper. Hindi nyo nakikita yung mga negosyante. Nagtatrabaho at mga negosyante. May isa lang ang kotse. Huwag maging myopic ang ano nyo. Huwag. So paano magiging dyan, RJ? Tama ba ito yung scheme na to? Ayan. Ayan. Ako talagang kontra. Ayaw mo. Kontra. Dahil kasi, ibig ko yung ano, pros and cons. Tingnan natin. Tingnan natin. Baka naman mag-react din kayo. Alam yan. Sige, paano ba? Monday? Lunes, yung mga pinakahuling numero, 1, 2, 3, 4. Kasi dati dalawa-dalawa lang, di ba? 1, 2, Monday, 3, 4, Tuesday, and so on and so forth. 1, 2, 3, 4. Martes, 5, 6, 7, 8. Miyerkules, 9, 0, 1, 2. Bumalik na yung 2 at saka 1. Thursday, 3, 4, 5, 6. Friday, 7, 8, 9, 0. Wednesday and Friday. So, dalawang beses. Dalawang beses ang labas. Ibig sabihin, dalawang beses ka mamumroblema. Sa isang linggo. Kung umuulan, kung tagulan, paano ngayon yung mga pumapasok ba? Bumili ng kotse para correct. Merong coding, merong number para maipangakuro sa boss niya na makakapasok nandiyan ako, makakapasok ako, boss. Gandang punto yan. Yan ang matindi dyan. Oh. Yung may mga sinusundo sa eskwela, hatid sundo doon sa mga anak, apektado yan. Mahirap yan. Hindi lang yung mga namamasada ang maapektuhan yan. Sinasabi nga nung mga jeepney driver, sabi nila, 400 lang yung kinikita namin sa isang araw, tapos dalawang araw pa kami hindi makakaya. 800 na. So, kung buong kamay nilaan, mahirap yan. Hirap kung talaga. EDSA pag-uusapan, pwede. Pwede kang tumawid lang eh. Pwedeng tumawid. Pwede. For example, sa Quezon. Dilinaw ko yan eh. Quezon Ave. Dilinaw ko yan. Quezon Ave. Galing ka ng Araneta patungo pa ng City Hall. Pwede ka mag-U-turn sa EDSA. Hindi ka hulihin. Kapag-coding ka. May huli ka pa rin pagka Espanya ka. Hindi. Tatawid ka nga lang ng EDSA. Pagka EDSA lang ang usapan. Usapan lang natin EDSA lang. Kasi pinaplano na buo. Pini-insist ko naman, kausap ko eh. Pini-insist ko na huwag buo, kawawa tao niyan. Maraming anti-poor yan eh. Ang mangyayari. Really, that's anti-poor. Kalaan nyo lang, kotse-kotse. Hindi lahat ng may kotse, may aman. Correct. Yung tawid, pwede. Dahil pwede kang umikot-ikot eh. So pwede. Gasolina naman ang problema mo. Yun, mabigat doon. Buti kung ma-assure ka na pag-ikot mo, hindi barado lahat yan. Eh minsan yung mga ano, daming nakaparada, may mga truck, may lahat. Iikot ka, magdi-detour ka. Hahanap ka ng dadaanan mo na tuloy-tuloy. Nandun naman yung problema mo ngayon. Pero matatraffic naman yung mga loob-loob kung hindi sila magpapatupad ng coding doon. Dapat. Ah, hindi. Yun, tonas ang tayo noon pagka nagpatupad pare-pareho. Yun. Lalo na pag... hindi, pero ang... Ang bigat yan. Pero, ano ba, ikaw, magagaling ka ng Siwa Boulevard. Oo, galing ka ng Siwa. Ang daan mo, tuloy-tuloy ka, EDSA. Ortigas, kakanan ka ng EDSA. Mapipilitan ka ngayon, dumaan sa Ortigas, diretso, labasan ng Lasal. Lasal, correct. Tawid ka ng Lasal. Patay tayo rin. Pagdating mo sa kanto, may piyestahan pa. Hanggang Santolan. Kung ang kotse mo, pito. Sige na. Pwede, araw-araw, di ba? Natawa-tawa ka lang dyan, pito. Pangiti-ngiti lang. Kahit lima lang. May nagsasabi, injustice daw yan, Karen, eh. Dahil bumili ako ng kotse, sa pagkakalang makakabiyahe ako. Hindi ka makakabiyahe. Injustice ba yan ganyan? Hindi ka makakalang. Pero meron naman silang window eh. Sinasabi. Alas 10 na ngayon, nagang alas 3. Balak alas yun eh. Pero pumapasok ka. Dinapat yung window. Ha? Window. Eh, wala naman masyadong bumabiyahe ng window hour, ah. No, kasi yung sa rush hour nga yung kanilang pali. Malumag yun, ah. Ayun na nga, eh. No. Eh, talaga ibig alisin ang... Okay, naalis nyo ang komersyo. Tingnan nyo. Kung ito, hindi counterproductive.
Bakit hindi nila pagtulungan ng LTFRB, ng LTO, ng MMDA, yung mga colorum na ang dami-dami bumabiyahe sa EDSA? Baka yun sakali. Dapat bigyan. Bago ito, no? Bago bigyan ito. Bigyan ng priority. Oh. Saka yung track ban. Tuloy track ban. Oh, tuloy-tuloy naman ang track ban. Pag-usap yung customs. Nagbigay ano pa kailan ng custom? O bakit custom? Pati bodega. Kasi yung mga bonded warehouses, hindi nag-ooperate ng gabi. Ng araw? Ng gabi. Yun ang inaangal ng mga truckers. Sarado yan eh. Eh pagka kayo hindi bumiyahin niya, pare-parehong walang ano eh. Yung mga may-ari ng bonded warehouses na yan, mapipilitang mag-adjust yan. Correct. Pwede naman mag-adjust. Ba't ayaw nila magbukas ng gabi? Eh kasi, ang nakagawian, umaga. Siyempre. Tsaka ang transaction mo. Eh baka magbabayad ng ano? Ang transaction kasi sa custom, is umaga lang. Umaga ang gala na sila. Kaya dapat, kung gusto nilang magkasundo, yung merong trabahante doon sa custom, di ba? Mag-stay hanggang gabi. Meet me halfway. Cross the sky. Ang oras. Iyon pala. Pagpapasa ng mga papeles dyan, umaga, pwede. Tapos nakakasanay ha, pagkandating ng halimbawa, alas 9 o alas 9:30, biyahe na. Uninterrupted yun. Wala kang dadaan ng sikipan ng traffic. Wala kang kaagaw sa kalye. Wala kang nangungutong gano, puyat, lasing na, by the time. Kumita na. Ayos na. Ulitin natin ha, baka ibig niyong tumex. Eto. Ayaw! Monday, 1, 2, 3, 4. Tuesday, 5, 6, 7, 8. Ba? Miyerkules, 9, 0, 1, 2. Thursday, 3, 4, 5, 6. Friday, 7, 8, 9. Bokya. Zero. Ayan, sige ha. I-text nyo sa amin para magkaalam-alam tayo. Tapos plano pa rin alisin yung window R. Eh, may ganong suggestion. Tsaka bubuksan pa rin nila yung mga subdivision na hindi napapasok. Iyon, dapat. Ayan, maraming... Maraming gagawin, ano dyan. Andyan yung mga akyat bahay. Yun. Kaya nga sa China, sabi nga sa Shanghai, isang kotse, isang tao. Pag ikaw kumuha ng kotse, ikaw lang ang pwedeng magmaneho. Ay, siguro uso doon yung maliliit na mga kotse. Tsaka, yung sa lugar ng... May lugar doon na sa Beijing yata yun. Pag kumuha ka ng kotse, babayaran mo yung license plate mo. Equivalent ng kotse. Magkano? Kung 100,000 ang bili mo sa kotse, babayad ka 100,000 para sa plaka. Bakit ganun yung polisiya nila na isang tao, isang kotse? Hindi, isang tao, isang kotse. Pampaluwag daw eh. Para hindi na... O, limbawa, ikaw tao nga naman, hindi ka na makakabili ng iba pang sakyan. Isa lang talaga ang magagamit. Eh, kung sa isang pamilya, apat kayo, di apat kayo may kotse, sabay-sabay kayo, di ba mas nakakasikip pa yun sa kanya? Yun lang nakapangalan. Yun lang pwedeng magbaneo. Eh, kasi... Di ba mas masikip yun sa traffic? One-child policy ang China eh. Ah, eh, isa lang din ang isa ang kanilang magiging anak. One-child policy doon sa lugar ng... sa urbanized. Pero sa rural... Eh, bumalik na naman sakit ko nung bata. Ano? Nung bata? Royal. Yural. Girata, gitara. Dural. Pati yun, nahawa. Dural. Doon na pwede, dalawa. Eh, kung wala kang parking area, bumili ka ng sasakyan. Sa Singapore, pinatutupad bawal yan. Bawal yun. Dapat may parking area. Sa Singapore, kailangan. Pagka bumili ka ng sasakyan, kailangan meron kang parking area. Yun. Pagka wala, hindi ka pagbibila ng sasakyan. Matindi, no? Wala, grabe ng... Ang ano ng traffic ko eh. Grabe talaga. Kuminsan nga, pagka nakita mo sa TV, kuminsan, parking area eh. Ang mo pa, hindi ko magalaw yung mga... Parking lot, malaking parking lot. Eh, yung mga interior ang mabigat eh. Yung mga... Anyan kasi nakaparada. Loob ng mga lugar-lugar. Ano ba, sa Sampaloc, makaparada. May mga kubol pa. Donated by Councilor Minyong, Councilor Dali na RJ Dondon. Sa Lasal, grabe dyan. Yung ilang lanes ba yan? I think 3 lanes yan. Dalawang linya, parking. Kasi masikip papasok ng parking lot ng Lasal eh. So, nandoon na sila. Parang parking talaga, parking lot Marito talaga. Dalawa-dalawa. Super. RJ, kanina, papunta ako rito sa Cubao ko. Na-traffic ka sa Cubao? Na-traffic pa ako. Yung mga taxi na karan. Totoo. Tsaka yung mga jeep. Alam mo, may sariling kasada. Terminal. Ano na, isang bus dyan na ginagawang beltahan yung EDSA?
Ikutan, no? Gusto niya U-turn. Yung, no, nguso niya yung, nakanguso ka agad siya kasi pag pumasok siya, puwitan yung lalabas niya. Bubiltang gano'n, ihinto kayo ngayon. Aatras lang siya. Pagbibigyan. Eh, binuksa ko yung bintana, sinigawan ko. Ano ba yun? Nakita ko, PJ. O, sige. Hindi natakot? Hindi, nakita nga ako. Alala, bagong ano. Bagong bangon. Bang. Oh. Okay. May nervyos ah.